Morning mga master, mayroon tayong troubleshoot ngayon dito sa may palengke. Yan, oh, yan na lang po yung ice na natira, sabi ni customer, dalawang araw na po yung ganyan. Mga karne po ng manok yung nilalagay niya, mga frozen food, pero hindi daw lumalamig dahil yan lang po daw yung yelo. So ngayon gagawin natin, shout out nga pala mga master bago natin uumpisahan po ito. Shout out nga pala sa mga dati kong kasama dyan sa Malta. Bro Max, Bro Chris, Bro Limwell, at saka si Bro Dexter. So shout out sa inyo dyan sa Malta mga master. So ito ngayon mga master, o tingnan nyo. Tumatagal ang tumatagal yan hanggang mga isang linggo mawawala talaga yung yelo na yan. So titingnan natin kung anong problema nito. So itong mga frozen food dyan, malamig na yan pero hindi na lang natin tatanggalin yan. So dito na lang tayo sa may compressor banda. Titingnan natin. So nakita namin agad mga master yung problema pala nito, yan o. So madali lang natin na-determine. Kasi pag mga ganyan kasi mga master, nawawala yung yelo. Tingnan nyo dito, sobrang liit ng leaking niya. Nakita namin agad mga master yan, tingnan nyo, bumubula. So kaya nag-half ice yan, dalawang araw na hanggang mawawala yan dahil may leaking siya, di ba? Kung mapapansin nyo yung filter dryer, yan o, bumubula, di ba? Mapapansin nyo dito yung filter dryer mga master. Oh. Madali kasi namin na-identify dahil dito, tingnan nyo, daming mga alikabok, di ba? So, dapat kasi itong buong filter dryer, dahil matagal na itong ginamit nila, magkaroon din niya ng alikabok kung walang leaking. Pero yun nga, na-determine natin na may leaking siya dahil walang alikabok. Possible kasi yung mga freon yan, yung refrigerant, pupunta dyan, kaya naging malinis o makinis siya dyan banda. So yan mga master, kung magtutroubleshoot, madali nyo ma-determine agad, i-check nyo muna yung mga copper tube dito. Tingnan nyo dito, sobrang daming alikabok, pero dito sa may filter dryer, dito na portion, mayroong alikabok, di ba? Dito na portion sa baba, dito, tingnan nyo, sobrang kinis. So dyan pa lang, ma-determine mo na may leaking ang unit. So yun yung sinasabi ko mga master. Pag mag-troubleshoot, halimbawa ganito, mag-half ice na, bubuksan nyo agad dito sa may compressor, titingnan nyo yung mga tube. Yan o, di ba? Kumukulo. So confirm natin na may leaking yung unit. So hindi po system reprocess lang ito o kakargahan ulit ng freon. Ito po ay isang troubleshoot na nakita natin agad yung leaking sa may filter dryer. So hindi na lang natin tatanggalin yung frozen food na dyan, na nandyan sa loob dahil malamig naman yan, so kahit kakargahan natin yan agad, papalitan na lang natin ng filter dryer, okay lang yan dahil malamig naman yung mga frozen food dyan. So next natin gawin ito mga master, nakita natin, na-determine na natin agad. Yan lang po yung ma-suggest ko mga master, kung halimbawa magto-troubleshoot tayo, check nyo muna yung mga pipings dyan o yung mga chulot. Tingnan nyo, kitang-kitang bumubula. Nag-half ice na siya dalawang araw. So, sobrang liit ng leaking niya. So, tatanggalin na lang muna natin. Sobrang liit ng leaking niya dahil nakaabot pa siya ng dalawang araw. Yun nga sabi ko, pag may leaking kasi dalawa o tatlong araw, yung pinakamataas na yan. Mawawala at mawawala yan pag dito yung leaking niya. Nakikita na natin agad dahil sobrang kinis yung sa medyo sa may nilagyan ng kapilyare, yung filter dryer. Ikumpara mo dito sa may itaas, sobrang alikabok, diba? So gagamitan nyo lang yung soap bubbles yan o sabon, pabulain nyo na lang. Tapos paandarin nyo yung unit dahil may kunting freon pa naman talaga siya dahil nagyayelo pa. So madali mong ma-determine agad. So puputulin na lang natin dito mga master, papalitan na lang natin ito ng filter dryer para mas maganda at saka mas safe nating i-re-repair ito dahil medyo may kalumaan na din itong filter dryer. Ito po kasi yung disenyo ng Fujidinso. Kung napapansin nyo yung Fujidinso na freezer, yung cheese type freezer mga master, nandito lang yung condenser nga, yung iba naman malaki, yung iba talaga kadalasan na na-encounter ko pag yung condenser niya sobrang nandito lang sa tabi ng pan lower pan, so madali talagang magli-leak yan dahil nagba-vibrate siya agad. So tanggalin na lang muna natin mga master.
So putulin natin yung suction line dito na portion para pagpalit natin ng filter dryer mamaya ay madedetermine natin kung barado ba yung unit. So tatanggalin nyo yan pag ginagawa nyo magpalit kayo ng filter dryer mga master. Tatanggalin nyo din muna yung suction line. So, palamigin muna natin sandali, medyo mainit. Lilinisan lang muna natin. Dudugtungan kasi itong condenser nito mga master, bakal po yan. So ang gagawin ko nyan, dudugtungan ko na lang siya ng copper para pagdugtong ko, mapaglagay ko mamaya ng filter dryer, madali na lang siyang hinahin. So ganyan yung technique din na ginagawa ko mga master. Kung mayroon kayong kunting copper tube, dudugtungan nyo na lang para mas mabilis kayong maghinang dyan portion sa may filter dryer. So dudugtungan ko muna ng copper mga master. Double check natin ang salamin para mamaya dire-diretso na kung may leaking ba yung hininang natin. So next natin gawin, ayusin lang muna natin yung kapilyari dahil pinutol natin kanina ng side cutter. So puputulin lang muna natin tapos gaganganin nyo na lang pagputol ng kapilyari, huwag nyo gamitan ng hacksaw. So yan lang, side cutter lang gagamitin nyo para yung butas niya hindi magbara. Next, gagawin natin, lagyan na natin ng filter dryer. So ganyan lang po yung ginagawa kong mga basic techniques mga master. Tapos ipapasok na natin itong kapilyari tube para isang hinang na lang. Kung buras mo din yung diretso dito, dude, posible nga magbara to, dude. Palamigin muna natin yung sandali mga master tapos check natin ulit ng may wagang salamin para makita natin sa likuran kung may leaking o wala. So wala naman, so 100% naman na okay yung ginawa natin mga master. So ang gagawin natin ito ngayon after nating i-check ng ating may wagang salamin, itong suction na ito, yan yung pinakahuli natin hihinahin. Papaandarin muna natin yung unit para malaman natin kung barado ba yung system o hindi. At saka para matanggal na rin yung mga kunting mga debris dyan o mga moisture. So after natin mahinang dito yung kapilyari, ay yung filter dryer. So tatandaan nyo mga master, pag magpalit ng filter dryer, tatanggalin nyo yung suction. After nyo magkabit yung filter dryer, papaandarin nyo na. Pabugahan nyo muna ng yung system, pabugahan nyo muna para malaman natin kung barado ba o hindi yung unit. Ito, gaya nito. Pag hindi mo na kaya pigilan, pabugahan mo na. Ayan. So, hindi barado yung system mga master. So, pwede na natin itong hinahin ngayon. Then, after nating ikabit itong suction line, ibabalik natin yung pito ng access valve para i-vacuum natin. So ganun lang po yung step by step mga master kung paano magpalit ng filter dryer at saka mag troubleshoot kung may leaking o wala yung unit. Nakita natin agad na nandun sa filter dryer. So hinahin muna natin to mga master. So yan, nahinang na namin, hindi na lang namin nakakita dahil nag-battery low yung kaagad yung mobile ko. So mabilisan kasing gawa namin dito dahil mayroon pa kaming gagawin mamaya sa shop. So bago natin i-vacuum mga master, ibalik muna natin yung cover nito, yung kagaya nito para ma-double check natin kung sumayad ba yung filter dryer. So ganyan lang po yung technique niyan mga master dahil kadalasan din pag magpalit ng filter dryer tapos pagbalik pala ng cover ay sumasayad tapos may karga ng freon, so sobrang delikado pag gagalaw-galawin mo pa yan. So yan, habang wala pa yung refrigerant, habang hindi pa natin na-vacuum, kailangan nakasitting na agad yan bago natin may balik cover, ang cover mamaya. So next natin gawin mga master, ibabacuum na natin ang unit.
I-vacuum natin siya ng isang oras. Kagaya nito, freezer siya, medyo malaki. So, ang gagawin ko kasi 30 minutes, tapos i-off ko agad. Isara ko yung gauge, tapos 30 minutes ulit yung pagbabacuum. Dahil kawawa din naman yung vacuum pump ko na umaandar ng isang oras talaga. So, buksan nyo yung gauge. Yung gate valve ng gauge. Para ready for vacuum na. So, papanda rin na Master Dodge yung ating mahiwagang vacuum pump na compressor. Yan, naka-vacuum na yan mga master. So, hintayin na lang natin yan ng isang oras. So, babalikan natin agad dahil medyo mahaba-habang proseso pa yung pagbabacuum na yan. So, standby na lang muna tayo saglit mga master. Yan o, nag-uumpisa ng mag-vacuum yan. Ayos, Master Dodge. Good. So, babalikan natin ito maya-maya mga master. Standby lang. So, ito na po mga master. After na isang oras natin binacuum, binalikan namin dahil mayroong customer sa shop. Yan, pwede na natin isara ito mga master. Natapos na natin itong na-vacuum. Close nyo muna yung gauge bago nyo tanggalin yung vacuum pump. So, ganyan lang po pag vacuum mga master. Huwag nyo munang tatanggalin yung, o huwag nyo munang switch off yung vacuum pump habang hindi pa naka-close yung valve ng gauge. So yan. So magre-reprocess na tayo mga master. Ang gagawin natin, steady lang yung hose na yellow. Yung neutral hose, papunta po yan ng tangke ng freon o refrigerant. So nung nagtatanong kung paano daw maglagay ng flow. So ito na po yun, oh. Pero lahat naman ng ginagawa ko, ganito lang yung paglalagay ko ng flow mga master. Inalagay nyo lang sa neutral hose yan, papuntang tangke ng freon. So yung tatanong naman na mawawala din daw yung flow, hindi mo naman ipo-forging yan ng matagal. Kunting forging lang para mawala yung hangin na nakasabay dyan sa loob ng hose. Para hindi makapasok sa system. So, ganyan lang mga master, paano maglagay ng flow at paano mag-forging. So, dyan mo lang ilalagay sa hose na papunta ng compressor, papunta ng tangke. Tapos, kunting forging lang, hindi mo naman i-forging lahat dahil mayroon ding tatanong na mauubos din daw yung flow sa kaka-forging. Hindi mo naman ipo-forging yan ng, at saka hindi mo naman ibubuksan yung hose ng malaki. Kunting bukas lang yan para mawala yung hangin. So yan mga master, gaya nito. So isara nyo muna yung gauge, gate valve ng gauge. Mag-forging lang muna. Diba? So naka-close pa yan. Buksan mo yung tangke ng refrigerant habang naka-close pa yung gauge. So, naka-close pa yan ha. So, nandyan po yung flow sa neutral hose. So, forging tayo. So, ganyan lang. Diba? Mas mabilis lang, diba? Yung mga nagtatanong, so, ito po yung pag-forging at saka dito na, ito na po yung pinapakita natin ulit kung paano maglagay ng flow. So, naka-close pa yan, diba? Uunahin mong buksan yung tangke, tapos forging. Ganun lang mga master. So, after mong mag-forging, so, mag-initial charging tayo bago natin paandarin yung unit para hindi masisira yung compressor. So, dahan-dahan lang yung pagbukas mo ng gauge para hindi siya mag-overcharge. Ang purpose kasi niyan, pag initial charging kasi mga master, pagpapaandar mo ng compressor ay hindi masisira dahil mayroon na siyang refrigerant. So ganyan lang po ang sistema niyan mga master kung paano magkarga ng freon. So yan, may initial charging na yan. So after nating makalagay ng initial charging, close muna natin yung gauge. Then next natin gawin, papaandarin na natin yung unit. So pwede na natin itong isaksak habang naka-close pa yung gauge na yan para hindi siya mag-overcharge.
Yan o, unti-unti nang bumaba. So, ganun lang mga master, na determine natin agad ang problema ng pressure na ito. Mayroon po siyang leaking doon sa bandang capillary tube. Kadalasan kasi yung ganitong disenyo ng pressure na ito, sobrang vibrate po nito. Yan, bumaba na siya. So, after na bumaba na yung reading niya kasi umaandar na yung compressor, so, pwede nyo nang dahan-dahang buksan yung gauge para hindi masobrahan sa karga. So, mumonitor nyo doon muna din yung filter dryer kung medyo mainit-init na. Huwag nyo munang buksan ng buksan yung gauge para hindi mag-overcharge. Ang tendency kasi pag mag-overcharge yung unit mga master, magye-yellow po yung suction line na yan dito na portion papuntang compressor. So masisira po yan habang tumatagal. So pag magbumoys yan, ang kasunod yan, magye-yellow na yan. So kailangan din yung filter dryer ay hindi sobrang init. So yan, umandar na yan mga master. Yung reading niya normal pa. So hintay lang muna natin ng mga ilang minuto dahil bagong karga pa lang po yan, hindi nyo biglaing buksan yung gauge. Yan po yung pinaka-importante mga master para hindi mag-overcharge at saka hindi din masayang yung refrigerant. So ito, tingnan nyo, normal po yan ang temperature natin sa Pilipinas, yung 38 something degrees Celsius. So ilagay na natin itong thermostat para ma-determine natin agad na lalamig. So next natin gawin mga master, hintayin na lang muna natin siya ng mga ilang minuto. Tapos i-observe natin agad. So yun po yung normal na reading niya. Tingnan nyo, unti-unti na siyang bumaba. Yung control ng thermostat. So ganyan lang mga master, easy lang naman sa kagaya natin kahit baguhan tayo pag mga ganitong problema. Paano magpalit ng filter dryer. So i-check na lang din muna natin ulit. Yan. Umaandar na po yung unit na yan. Para mas malakas yung pressure, makita natin agad kung may leaking pa ba o wala. So okay na yung ginawa natin dahil ginamitan din naman natin ng may wagang salamin. Makikita natin agad sa likuran na may leaking ba o wala. So ganun lang po yung technique mga master. Gamitan nyo lang ng salamin. So okay na okay yung ginawa natin, no? Diba? Wala nang bumubula. Kagaya kanina, na kahit kunting freon na lang natira o refrigerant, umubula pa rin dahil may leaking. So ito wala, good na good yung ginawa natin. So next natin gawin ito mga master, after nating makargahan ito, dahil pressure naman po talaga ito, sobrang laki ng system niya. So hintayin lang muna natin ng mga 2 o 3 oras para makikita natin na magpo-full ice na po yan. Pero hindi natin buksan na buksan yung pinto para continuous yung pag-iilo niya. So mamaya pupunta ulit kami doon sa shop dahil mayroong customer na naman. So baka tanggalin namin ito mga ilang oras itong gauge nito after nating mamonitor. So ganun lang mga master. So salamat nga pala sa sumusuporta yung mga subscriber natin dyan. Yan o, bumaba na yung reading. So yung mga hindi nag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga master para updated kayo pag may bago tayong mga video. So yan mga master, umpisa na po yung nag-yellow. Mga ilang minuto pa lang yan. So hintayin na lang muna natin siguro na mga 1 oras, then 2 oras, 3 oras. So yun, pinakamataas nyan. Dahil preset po ito, hindi naman kagaya ng refrigerator. Diba master? Good. So yan mga master. So babalikan na lang namin ito mamaya. Pupunin namin itong gauge dahil mayroon kaming aayusin sa shop din. Mayroong preset doon na hihintay. So, naka-steady ito, iiwan lang namin ito. Yan o, umabot na po siya ng 0. So, yung reading ng gauge niya, stable na, hindi naman siya nagbabacuum. So, gagamitin namin itong gauge na to, pati yung refrigerant, yung tangke ng freon. So, steady na lang muna natin po. Titingnan na lang muna natin itong laman ha. Andali, babalik na rin ko lang yung camera. Yan mga master. So normal na po yung reading ng amperahe, yung init ng filter dryer, yung reading ng gauge, yung temperature ay bumaba na din, papunta na ng negative. So naging okay na yung ginawa natin mga master. Yan o, nasa negative 2 na siya.
So tatanggalin ko na lang muna mamaya itong gauge nito. Yan o, tingnan nyo. Nag-uumpisa na siyang bumaba yung yellow niya o. So tatanggalin na lang muna namin ang gauge mga master ha, dahil meron kaming re-repair din. Iiwan ko na lang po itong thermostat na ito. So yan, dahan-dahan nang nag-yellow yung buong unit mga master o. So ganun lang diba, nung system natin na ginawa, kanina sobrang nipis na po ng yellow niya. Dahil nga ang problema pala ay nakita natin dun sa may filter dryer, may leaking po yung unit. So madali din naman natin ma-determine yung unit na may leaking dahil sa condenser na portion, sobrang alikabok niyan. So yung filter dryer kanina, yung kalahati, sobrang makinis. So expected na natin na tumatalsik doon yung refrigerant o freon. So tatanggalin na lang muna namin ito mga master, babalikan namin ito mamaya. So standby na lang din muna tayo. I-observe lang muna natin ng mga ilang minuto ito ay ilang oras. So ganyan lang, tatanggalin nyo na lang habang nakaandar para yung pressure niya ay hindi malakas. So iiwan na lang muna natin sandali itong thermostat para may monitor tayo na bumaba na sa negative yung lamig niya. Itong filter dryer kasi pag magkarga ka ng refrigerant mga master, yan yung pinaka huling iinit ng konti. So lalagyan na lang natin konti ng tape loon itong access valve para safety din. Yan yung po yung ginagawa ko mga master, dahil kadalasan din dyan dumadaan yung singaw. Pati din naman sa aircon. So hintayin na lang natin ng mga ilang oras to mga master. Babalikan natin ito maya maya para ma-observe natin na good na yung ginawa natin. So standby na lang tayo sandali mga master. So okay na itong ginawa natin, pero kailangan pa natin ng kunting oras para ma-double check natin agad ito. Dahil confirm naman natin na yung leaking kanina nandito sa may filter dryer. Pag mga ganito kasing design, nakita nyo yung condenser na yan. Yan lang po yung condenser niya, yung high side niya. Kaya sobrang nagbabibrate po yan dahil pursadong-pursado po ang high side ng compressor. So ayos ba Master Dodd? So babalikan natin ito mga master, standby na lang muna tayo saglit. Ito na po mga master, after 2 hours nating pinaandar ito dahil pumunta kami sa shop kanina, titingnan natin yung reading ng thermostat. So yan mo, dyan mo kasi malalaman mga master kung makabuo siya ng yellow, titigas yung product. Yan o, naka-negative 10 na, di ba? So ayos na po yung ginawa natin mga master, titingnan natin sa loob. So yan. Ilang oras pa lang yung umaandar mga master. So binalikan na lang namin ito para magamit din namin itong thermostat. Pero good na good po yung ginawa na natin dahil nakita at na-determine na natin kanina na kaya siya nag-half ice doon sa condenser side, yung yun sa kapilyari at saka filter dryer na ginugtong yung nagka-leaking. So yan o. So ganun lang mga master. Pag magpalit ng filter dryer, paano mag-vacuum, mag-re-process. Yung ginagawa natin, pinapakita na natin lahat. So madali nyo na lang masundan. So ito po yung mayari. Ayos! Ayos ba, boss? Good. So maraming salamat nga pala kay boss. Itong mayari ng stall niya, yan o. Umuusok na o. So maraming salamat sa tiwala niya, tumawag sa akin pero hindi ko natrabaho agad dahil mayroon akong inasikaso din. Alam niyo naman na kakamatay lang ni Mrs. nung nakaraang buwan. So ganun lang mga master, next time ulit. Maraming salamat pala sa mga sumusuporta. So wag niyo din nga palang kalimutan suportahan yung YouTube channel ng anak ko na Nick Mark TV mga master. Pakisupport na lang din. So maraming salamat sa inyo. So hanggang sa susunod ulit. Yan o, bumabalik na yung normal ng reading ng thermostat sa reading ng ating temperature dito sa Pilipinas o dito sa amin. So next time ulit mga master, maraming salamat. Ayos!